Ayan, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ayan, mga partners na narito. Mag-update lang po tayo ng konti doon sa sitaw. Actually, hindi naman update, kundi ito yung parang sinabi ng accounts specialist, ano? Isa sa mga account specialist, para mas maintindihan lang natin at maunawaan. So dito po, no, sa sitaw, yung iba nakakuha na po ng sa batch 1, yung sa batch 2 medyo naantala lang, at ito papaliwanag po natin maya-maya. At syempre, ganun din, no, tayo po, no, nag-aantay, ako nag-aantay, ang inaantay ko pa po na pera na papasok po sa akin lahat-lahat ay 1 million. Na 1 million po yung aking inaantay, pero ni minsan hindi po ako nagreklamo, ni minsan hindi po ako nag-isip na hindi mababalik sa akin yung pera. Ako yung maasa pa rin na mababalik. Kasi ganun lang naman po, eh. Dahil kung hindi ka nananiniwala na mababalik yung pera mo, eh, huwag ka na mag-withdraw. Diba? Ganun lang naman po, eh. Pero kung naniniwala ka naman at mag-withdraw ka, so paniwalaan mo na yung pinaniniwalaan mo. Diba? Ginawa mo na, winidraw mo na, so mag-aantay na lang po tayo. So lagi lang natin iisipin na libo po yung mga sellers at ginagawa naman ng paraan ng sitaw yung mga dapat gawin. Although syempre, gusto rin nila matapos na at maibigay. So ano yung mga tingnan natin, no? Ano ba yung mga masasabi natin na may babalik sa atin yung pera? Una, ang nakita ko is nandiyan naman yung mga account specialist. Although hindi na sila ganun karami, pero nandiyan pa rin po sila, sinuswelduhan pa rin po sila ng company. Then patuloy pa rin nilang inaayos, no? Although yung iba hindi ko alam kung sino yung mga account specialist na hindi sumasagot, pero may mga sumasagot naman sa amin, no, at doon sa GC namin na sa partner. So nakikita naman namin doon, may mga post din naman sila, no po, at nag-a-update naman po sila. So yan po yung nakikita ko sa una. Pangalawa, nag-a-update din naman mula sa headquarters ang sitaw kung ano yung experience nila na gusto nilang mapadali, maibalik sa atin yung pera. So hindi po ganun kadali gaya ng iniisip po natin, no. Lalo na po diyan yung mga nagmamadali, no. Okay, alam po natin na kailangan natin yung pera, kahit ako kailangan ko po. Pero siyempre, iniintindi at inuunawa ko rin na hindi ganun kadali yun at hindi tayo ganun kakaunti. No, marami po ang seller ng sitaw at wala namang may gusto nito. At kita naman po natin sa kabila ng pagsarado ng sitaw ay nandiyan pa rin na nandun pa rin yung commitment nila na maibalik yung pera na po natin. Yun lang, huwag na lang natin pansinin yung mga patuloy pa rin naninira, patuloy pa rin nagsasabi na scam si sitaw. Hayaan na po natin sila. So tayo po nakakaalam, mga sellers, kung ano meron, lalo na po yung mga kumita na rin at matatagal na rin dito. So alam naman po natin na hindi naman tayo ni-scam talaga ni sitaw. So antayin lang po natin. Ngayon, babasahin ko lang ngayon yung isang may mga nag-message doon na account specialist natin. So babasahin ko lang. Sabi rito, about sa announcement na ibinaba, naintindihan ko ang frustration ninyo. Kaming mga AS o yung account specialist ay ginagawa ang lahat ng paraan para maipaabot lahat ng concern nyo. Ginagawa ko po ang lahat para magawa ang trabaho ko bilang AS ninyo, kahit kami po ay gusto din mapadali ang pagbabalik sa era ninyo. Kung kayo ay pagod na at galit na kakantay, kami rin po sa dami ng sellers na nagtatanong sa amin. Sa akin din namin kayang sagutin agad-agad, but we are doing our best para ma-accommodate kayo. To those people na nagtatanong kung employed ba ako, yes po, kahit kami pagod na at pasuko na, ginagawa namin kayong inspirasyon para maging matatag. Kaya please lang, wag niyo po sa mga empleyado isisi, kahit kami po nabigla sa desisyon ng kumpanya na magsara. Regarding sa binabang letter, nakalagay doon sa letter ay ginagawa ng ibang paraan para mag-transact ang mga pera nyo. Tinatrabaho po ang ng finance yan. We know that wala na kayong trust since sunod-sunod na ang
problema pero wala po tayong magagawa kundi makipag-cooperate. Pati rin po kami, we're still waiting and trusting the company. Simula ng pagbaba ng revocation order, sunod-sunod na ang naging problems ay kinaharap ng kumpanya sa mga nakakaalam. Mahirap mag-transact ng pera pagdating sa mga bangko, especially kung pati AMLA ay may ginagawa para ma-hold ang mga transaksyon. Iwasan po sana ang pagbabanta at pagsasabi ng masamang salita sa mga empleyado. Kasi kahit kami po, we cannot control ourselves kung ano din yung masasabi namin against sa mga negative words na binabato ninyo sa amin. Again, wala po sa amin ang mga pera ninyo. Nirerespeto po namin kayo at sana ganun din ang ibalik ninyo sa amin. Para sa mga sellers na kung alam ninyong na ninyong ROC na kayo or nabawi na ang mga puhunan at profit na lang ang inaantay, iwasan na din sana ang magmadali since hindi na kayo lugi at magantay na lang ng ibang funds para naman batch 1 makiantay po yung mga on process ninyong withdrawal for those na batch 2 and 3, waiting kami sa feedback ng finance. For sure, maganda ang ginagawa nila para mas smooth na disbursement process. Salamat. No. Ayan po yung sabi ng AS, no, yung account specialist. O, sabi niya dito, kung hindi pa rin kayo po kayo naniniwala na ginigipit o pinaghihigpitan ng mga bang sisitaw, isa lang po ang masasabi namin. Kahit po yung sahod namin ay hindi tinatanggap ng bank. Kasi mula nakapangalan sa company, hindi pwedeng direct sa bank account namin under the company. Kaya gumawa rin kami ng alternative ways para makakuha ng sahod namin. Hindi lang po kayo ang may 3% na inaantay kasi pati po sahod namin ay hinahati-hati kasi hindi pwede ang malakihan transaction. Don't get me wrong po, hindi malaki ang sahod namin pero dahil marami kaming employees pa panananatili, kailangan unti-untiin. Hindi lang po kayo ang naapektuhan ng sitwasyon. Ngayon ni sitaw sa pag-release ng funds, maging kami rin pong mga empleyado. Sana maintindihan po ninyo. So, yan po, no, yung paliwanag ng isa sa mga account specialist. So sana naintindihan po natin, ano. Hindi ko alam, no, kung totoo yung sinasabi ng SEC na walang problema doon, pero ayan eh, nararanasan eh, 'di ba? Nagse-send sila ng pera, bumabalik sa atin. Meron namang hindi, 'di ba? So hindi natin alam. Alam naman po natin sa Pilipinas, lalo sa bangko, no, sa gobyerno, mahirap na lang pong magsalita, pero sometimes hindi naman din totoo yung mga sinasabi nila. So hindi natin alam kung nagsasabi ng totoo ang sitaw o nagsasabi ng totoo yung SEC na sabi nila na hindi naman daw hinaharang o yung bangko, no, wala naman daw ganun na nangyayari. Ayun po yung kanilang sinasabi. Pero syempre, yung sisitaw mismo, na-experience niya yun. Kung hindi nangyayari yun, bakit bumabalik yung pera? Diba? So kaya ito lang po masasabi ko, no, sa ating mga nandyan na mga kapwa ko sellers. Ako po si Coach Jimro, sellers lang din po ako. Nagkataon lang na tayo po ay naging partners ni Sitaw, no, na invite, pero sellers pa rin po ako. At hindi rin po ako account specialist, hindi po ako sinasahuran ng Sitaw para dito kasi yung iba akala nila, no, nahanap kami ni Prof. Hindi po kami sinasahuran dito, hindi po kami empleyado. Sellers lang din po kami. At ang tungkulin po namin na ginagampanan din as dedicated customer service doon sa aming mga affiliates, no, yung mga direct na nag-register po sa amin. Kung hindi po kayo direct nag-register sa amin at meron nag-invite sa inyo, sila po yung inyong tanungin. Okay? At kung sila ang naka-direct sa amin, sila yung magtatanong. Okay po? So ganyan lang po dapat. At yung mga hindi naman gumamit ng aming referral code, wala po kaming alam doon sa system nyo. Okay? So kung hindi na po kayo sinasagot ng account specialist nyo, hindi ko po alam yan. At doon sa kung sino may referral code na ginamit nyo, yun po yung hanapin nyo. Sila po yung inyong tawagan. Kasi kayo po pumili nyan eh. Diba? So meron po sa aming binahabilin yung mga
partner associate na kung saan yung mga form na binibigay namin is para lang doon sa under ng affiliates namin na sa, gumamit ng aming referral code. Yung kami yung dedicated customer service. So hindi po namin pwedeng ipasa yan sa iba. Okay? Kaya doon sa mga nagsasabi, no, nagtatanong, yan po yung ating sagot dyan. At isa lang po na kung saan wag po tayong paulit-ulit sana sa mga tanong na kung kailan darating, kailan ganito. Isa lang din po yung sasagot namin. Mag-aantay po tayo. Kahit kami po nag-aantay, ako, 1 million po, no, yung aking inaantay din na na kung saan ay ano na maibalik po sa akin. Okay? So yan lang po at konting intindi at unawa na lang po at lagi po natin tandaan na God is in control of everything. Ang Diyos na po ang bahala at ako maasa, naniniwala pa rin na may babalik yan ni Sitaw. So antayin lang natin, be patient. Alam po natin may mga trials tayong pinagdadaanan pero matapagtagumpayan din po natin yan. So konting ano na lang po, tiis na lang at konting panalangin kasi hindi naman po biro at hindi tayo konti. No, libo yung sellers ni Sitaw. At praying pa rin tayo, antayin natin nawa after 1 or 2 weeks na maging maayos na ay mas malaki na sa 3% yung bumalik po sa atin. So yun lang po at yun lang po yung konting update natin at sa susunod abangan pa po natin. Thank you po and God bless.